Bananera. Expected nga yan eh. Para kayo nakatali sa isa't isa. Sa apat ating magkakaibigan, ako lang yung single. Di mo kasi sila siniseryoso. O bayro ka eh. Mali ka. Mas gusto pang manatiling masaya eh. Tingnan nyo ngayon sarili nyo, mukhang maraming problema. Tumahimik ka nga. Ang sabihin mo, hindi ka pa nakakamubon kay Liz. Alam mo hindi. Matagal akong nakakamubon sa kanya. Tumahimik nga kayo. Walang silbihin yung pinangawain nyo. Tiga nga, saan si Liv? Di ba kayo mag-uusap tungkol sa wedding nyo ngayon? Kinausap niya ako kanina. Makikita mo na sila mga kaibigan. Matagal na sila hindi nakikita. Sado pagtahimik at huwag mo nag-iingit. Kasabay pa mga himing na tumutuma. So Liv, naalo ka ba sa pagtitipo natin ngayon? Siyempre naman, salamat sa inyo at napasaya niyo ako. Liv, di ba sabi mo sa amin na magagawa sila ang sabumala ko? Ikaw naman siya sinabi na aalis ako. At hindi niya malalaman kung tutulungan akong itawag kung ano ang nangyari ngayon. Sige pa, gumasok ka na. O ka na ko rin. Sige, salamat sa inyo. Mag-ingat kayo.
Olivia! Olivia! Nasaan ba si Olivia? Liv? Liv? Nandyan ka ba? Hello? Sino po to? Si Mr. Lance po ba ito? Hindi po. Kina po ito ni Lance. Bakit? Yung fiancé niya na si Olivia. Nakitang patay sa kwarto niya. Ano?
kailangan mo tanggapin para sa kinabukasan. Paano, ma? Yung asawa ko, wala nakaalam kung bakit o sino pumatay sa kanya. Mahal mo siya, di ba? O ano ginagawa mo dito? Umuupo lang, kumain ka na at hanapin mo yung pumatay sa fiancé mo. Charles! Pagod na pagod yung anak mo! Wala pa yung tulog at kain, tapos ganyan ang sasabihin mo sa kanya? Tama ka dyan. Salamat sa payo mo. Yaya, pakihan na lang pagkain ko. May gawin lang ako. Okay po, sir. Salamat. Nalaman niyo na ba kung sino punay sa kanya? Pasensya na ako, sir, kung hanggang ngayon, hindi po namin nalalaman kung sinong pumatay sa fiancé niyo. Pero may mga tao kami na ilista na posibleng pumatay sa kanya. At sino sila? Patawad po, sir, ngunit hindi ko muna ipagsasabi sapagkat hindi pa po kumpirmado. Sabihin mo na kasi, ayaw kumupo ulit sa bahay. Walang ginagawa, kundi maghintay lang sa inyo. Sige po, sir, ibibigay ko na lang po yung copy ng files. Mabuti! Kayo? Kayong apat? Isa-isahin kayo at hindi ko kayo titigilan hanggat di nyo isasabihin ang totoo. Mag-ingat ka, Gab. Nga pala, uuwi ka ba na maaga mamaya? Mukhang di mo na ako uuwi ngayon. Gusto ko manungan sa bahay ko. Palagi kong naalala si Olivia. Sige, basta huwag mong kalimutan kumain ng tamang oras, ha? At huwag magpapalipas ng buto. Alex! Alis sa yung papa mo! Halika na! Papunta na ako, ma! Ngayon, hindi daw siya makakamugon sa anak na namatay. Balas ka naman si ate. At ngayon, namatay na siya. Mapapasa atin ang lahat na ito. Oo nga, ma. Uminom tayo ngayon, ma. Sinibit at hindi po lang palihin. Gustong gusto ko yan. Ma Margaret? Ano? Si Sir Lance po, nandiyan sa labas, sinahanap ka. At bakit naman? May tatanong lang po siya sa inyo. Sige, papasukin mo. Margaret, pasensya na po kung hindi ko paalam sa'yo na pupunta ako sa bahay niyo. Okay lang. Maupo ka dito. Ano ka ba, Lance? Okay lang. Ikakasal naman kayo ni Olivia, di ba? Kung hindi lang siya na ano. So, kasapi ka pa ng pamilya namin kahit hindi natuloy ang kasal. Salamat po, auntie. Nga pala, bakit ka nandito? Nangit ka na ako sana. Tungkol sa kamatay ni Olivia. Ano yun? Saan mo kayo nung pinatay si Olivia? Anong klaseng tanong yan, Lance? Siyempre, natulog ako. Hindi ko nga alam kung kailan siya umuwi. Wala akong narinig sa gabing yun. Wala nga! Ba't ayaw mong maniwala? Umalis ka nga dito, nakakabwisit! Belinda! Palisin mo nga si Lance. Masakit na kasi yung ulo ko eh. Ka ba si Gabi? Sir, umalis na pa kayo. Yun mo yung sinabi niyo mo. Yaya, nagmamakaw ako sa'yo. Kailangan sumilaman kung sino yung kaya sa'yo. Nagkita
Nakita ko kasi niya sa beginning niya siya guys, bago niya kayong ganyan. Masaya naman siya at tumatang niya dyan. Yun lang mo yung alam ko eh. Natulog na ako pagkatapos pumunta ni Mom sa room niya. Salamat siya. Wala ko naman. Nay, parang nasasakala ko. Masakit na yung tiyan ko. Christina! Yes, Mom? Pumunta ka nga doon sa pharmacy, bumili ka ng gamot pang pawala ng sakit ng tiyan. Mom, malayo mo yun. Isang oras yata ako makabalik. Gamitin mo kayong utak mo. Sumakay ka ng motor o tricycle. Abilis, basta. Yes po, Mom. Bilinta! Halika nga dito. Yes po, Ma'am. Bigyan mo lang tubig si Alex. Bilisan mo! Ito na po, Ma'am! Ma, ano nangyari? Ba't anak na ganyan? Ma! Sinabi ni Dad sa akin. Daya, pakiabot na yung gatas. Wala ko iyaya. Tsaka, akin na yung mga kutsa. Morning, hon. Morning. Morning, Dad. Morning. Kamusta yung lakad mo kahapon? Ano ba yung step ng bilig? Kaso, ayaw mo mami. Magtipon ka muna ng mga ebidensya. Bakit? May ebidensya ka na ba na siya ang pumatay? Sino pinag-usapan niyo? Si Tita Margaret. Pumunta ka sa bahay nila kahapon. Si Margaret? Bakit ma? May problema ba? Si Margaret at anak niya ay nakitang patay sa bahay nila. Ano? Hindi rin ako magkapaniwala. Nakita ko lang sa TV kanina. Sino pumunta sa kanila? Hindi pa nalalaman. Mamaya na yan. Kakain ko na tayo. Bakit ba? Sa lahat ng tao, silang dalawa yung namatay. Paano na yan? Di ko mahanap kung sino ang pumatay kay Liv.
Mr. Lance, ba't po kayo napatawag? May itatanong lang sana ako tungkol sa pamatay ni Tita Margaret at Alexander. Ano ho yun, sir? May nahanap ba kayong lead or close kung sino ang pamatay sa kanila? Apo po, sir. Sobrang linis po kasi. Nahirapan kaming hanapin yung pumatay sa kanila parehas ng fiancé niyo. Nga pala, sir. Ba't niyo po natanong? Napaisip ako. Paano kung yung pumatay sa fiancé ko, siya na rin ang pumatay sa kanila? Baka may nalaman sina Tita Margaret at Alexander sa pagkamatay ni Liv. Kaya pinatay sila. Ma'am, nahanap na po kayo ni Sir Chief. Yung meeting niyo daw. Sige, tatapusin ko muna to saglit. Sir, pasensya na ho. Ngunit kailangan ko nang umalis. Ipagkatuloy na lang natin ko mamaya. Sige po, sir. Pasensya sa abala. Liv, sorry kung hanggang ngayon hindi ko pa nahanap kung sino pumatay sa'yo. Pero pinapangako ko na magbayad siya. Masaya rin po, Mike. Ikaw maharis na ako. Namimiss ko pa mga ganun kumaganda. Ba't pa kasi siya namatay? Saan ba naman? Anong ginagawa mo dito? Ha? Paano ako napasok? Bakit na ito? Chris, pasing ginagawa mo. Fancy ko si Olivia. At pinapasok din ako si Christina. Fancy ka lang pala eh. Tsaka dapat ako masunod nito. Kaya ako mahal din. Sama yun! Ikaw na mahal dito. Sabagat wala si Tito Gab. Mahala ka nga dyan? Alin ako? Kapag. Teka. Saan mo ba dadalhin ang damit ng pwese ko? Bata ako yan. Ika tumakbo. Tuloy. Napagmalan ako yung pumatay sa akin. Tumangkin. Ihim na ako. Sarap. Da. Saan yung puti? Oh. Anong ibig sabihin nito? Anong kailangan niya sa akin? Kung gusto mong pumabuhay, sagutin mo ang mga katanungan ko. Ano yung tatanong mo sa akin? May kinalaman ka ba sa pagkamatay ni Olivia? Ano? Pamangkin ko siya. Ba't ko siya papatayin? Ayaw mo talaga ang amin. Parang ayaw mo na talaga mabuhay sa mundo ah. Tika. Sandali po. Wala talagang kinalaman sa pagkamatay ni Olivia. Ayaw mo pala ah. Sasabihin ko na. Kung gabi yun, lasing ako. Tsaka, hindi ko siya pinatay. May isang lalaking pumasok sa bahay. Nakamas at nakajakit. Hindi ko na kita yung mukha niya. Kasi nagmamadali siya. Sinuntok niya ako. At nawalan ako ng malay. Noong gabi yun, hindi ko na alam kung nasan ako. Pagkagising ko lang, nasa kwarto na. Yun ang totoo. Huwag mo kong patayin, please. Totoo ba yung mga sinasabi mo? Oo, totoo yun. Sir, narinig niyo po ba yun? Sir, paniniwalaan ba natin mga sinasabi niya? Anong ibig sabihin niyo po? Okay po, sir. Masusunod.
Yes, Dad. Bakit? Anong ginagawa mo? Nakahanap ako ng clues na pwede makatulong sa investigation. Saan ka pala kanina? Pagkatapos mong kumain, umalis na agad. Alalang alala yung mama mo. Napakatakotin ko naman yun. Pasensya, Dad. Umalis ako kanina. Ang walang paalam. Pumunta ako sa bahay ni Liv at nakita ko yung uncle niya. May tinanong ako kay Liv. At tumakbo siya ng may tinatago. Baka may kinalaman siya sa pagkamatay ni Liv. Hello, sir? Po? Si Uncle Ramon? Inaresto? Bakit? Pupunta ako dyan. Sandali. Labas muna ako para makapagbihis ka. Chief, saan mo siya? Andun sa investigation room. Kasalukuyang tinatanong tungkol kay Liv. Maghintay lang mo tayo dito. Andito ba mga sagot niya sa mga tanong? Mabuti. Sige, magpahinga ka muna. Salamat po, ma'am. Sir Castro, nanito ba yung mga sagot ni Ramon sa mga tanong tungkol kay Mrs. Olivia Lauret? May pagtingin pala siya sa sarili niyang pamangkin. Ang dumi! Kaya pala ay nilive sa bahay nila kapag siya lang at yung uncle niya ang maiwan sa bahay. Sana yung hype na yun! Sir, bawal po yan sa, dito sa opisina. Masaya ba kayo? Kaya naku, siya ba talaga pag-usapan natin yung nakakasira ng mood? Kaya nga gusto kita eh, kasi parehas tayo nakita. Itong si Pat naman eh, yung pangalan pa talaga ni Olivia ang binanggit niya? Oo nga, kasalanan talaga yan ka. Ay, sorry ah, tao lang din eh. Tama na nga yan, tara tayo! Gutom na ako! Ay naku, Philo, pagkain pa rin na nasa ibisik mo? Oh, sorry ha, gutom lang. Kayo? May kinalaman ba kayo sa pagkamatay niya, hindi ba? Mga plastic kayo? Teka nga, ba't ba kami pinagbibintangan? May puweba ka bang kami ang pumatay sa kanya? Oo, plastic ka kami sa kanya. Pero hindi namin kayang pumatay ng tao. Oo nga, ba't kami pinagbibintangan mo? At isa pa, ba't ka nakikisawsaw? At paano ka nakapunta dyan? Baka naglakad, kaya siya nakarating dyan. Shut up! At ikaw naman, huwag na huwag mo kaming pagbibintangan dahil hindi namin niya magagawa. May pruweba ka ba na hindi ikaw pumunta sa kanya? Hinatid namin siya sa bahay nila ng gabi ngayon. At pagkapasok niya sa bahay nila, doon na kami umalis. Gusto mo bang malaman kung saan kami pumunta pagkatapos namin siyang ihatid? Eto, masaya ka na? Umamin na kasi kayo. Ilang beses pa namin sasabihin, sir, na wala kaming kinalaman at hindi kami ang pumatay sa kanya. Matigas pa talaga yung ulo mo, ah. Tara na nga. Gising. Alam kong hindi ka papatay. Anong sabihin nito? Sino nakutok sa'yo? Hindi mo ba natatandaan yung boses ko? Boses? Sige, pag natandaan mo yung boses ko,
sasabihin ko sa'yo kung sino ang pumatay sa fiancé mo. Tito Gab? Oo, ako nga. Ba't mo ito ginagawa? At paano mo nalaman kung sino muna ay galib? Daan-daan lang at sasagutin ko isa-isa ang mga tanong. Kung alam mo na pala kung sino pumatay galib, sana sinabi mo sa mga pulis. Ano sa palagay ang ginagawa ko ngayon? Anong ibig sabihin nito? Di mo ba alam kung sino pumatay kay Olivia o nagmaang-maangan ka lang? Tigilan mo na ang pagpapanggap mo, Lance. Alam kong ikaw ang pumatay kay Olivia. Sabihin mo na ang totoo! Hindi ako nagmaang-maangan at hindi ako pumatay sa kanya. Ba't ko ba papatayin ang sarili kong fiancé? Ikaw lang ang makakasagot niyan. Kaya't pumili ka. Sasabihin mo sa mga pulis o papatayin kita kahit ito man ang maging sanhi ng pagkakulong ko. Hindi ako ang pumatay sa kanya. Mamili ka na! Sasabihin mo sa mga pulis o papatayin kita! Papatayin mo ako? Anong akala mo sa akin? Madaling matakot sa mga ganyan? Di talaga ako nagkakamali. Ikaw talaga ang matay sa anak ko! Sabi, hindi ako! Tito Gab? Tito Gab? Sinabi ko, di ba, huwag mo nang babagitin uli ang usapang ito, hindi ba? Oo, sinabi mo yon. Ngunit hindi ko talaga mapigilan na mag-alala sa ating anak. Pinapangako sa iyong walang mangyayaring masama sa kanya at hindi ito kakalat. Dapat walang makakalat na may dissociative identity disorder siya. Hindi yan ang inaalala ko. Hindi ang kayamanan, kundi ang anak ko. Baka hindi niya tanggapin yung mga nangyari kay Olivia. Baka hindi niya mapatawad yung sarili niya. Intindihin mo naman yung anak natin, Charles. Ibigay ko na lahat ng ebidensya laban sa anak natin. Walang makakalat na siya pumatay kay Olivia kung hindi mo ipagsasabi sa iba. Naintindihan mo ba? Nak, nakauwi ka na pala. Halika na at kumain na tayo. Kailan ka pa nakatayo dyan? Totoo ba na, Dad? Anong pinagsasabi mo? Halika na at kumain na tayo. Alam sa akin na alis kayo ng mga kaibigan mo. Di ba't sabi ko sa'yo na bawal kang gumala paggabi na? Lance! Matagal na tayong mag-jowa at may ikakasara tayo. Wala kami rin magtiwala sa atin. Sagutin mo muna yung mga tanong ko. Lance, bukas na natin pag-usapan yan. Pagod na ko ngayon. Kung di ka lang gumala ngayon, misa na, hindi ka lang napapagod. Lance! Tama na! Ibigay ko na sa'kin yung sisin. Ano? At dahil sa gumala ko, babawiin mo na? Sabi kong ibigay mo na! Ayoko! Sinabi, akin na, di ba? Lance, wala kong hindi ko naulitin. Liv! Liv! Gumising ka, Liv! Hindi ko sinasadya. Liv! 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 Gumising ka!
Liv! Yan stepmom at stepbro niya. Hanap ako ng hanap. Ako lang pala yung problema. Para kong tanga! Kak! Saan ka pumunta? Huwag kang umalis. Maawa ka. Nag-aalala ako sa'yo. Wala ka nga pa kaya lang kung saan ako pupunta. Ba't ako maawa sa'yo? Pagkain sa akin nung patuloy niyong nilasin yung utak ko. Malaki na siya at kaya niya ang sarili niya. Hindi ka ba naawa sa anak natin? Dapat nga ikaw yung tumulong sa kanya dahil ikaw ang dahilan kung bakit may sakit ang anak natin sa utak. Kung hindi mo na siya pinabayaan, hindi mo siya pinipressure, hindi siya magkaganyan! Tangi na! Hindi ko magkaganyan kung bobo yung anak mo! Sana mapatawad mo ako, Liv. Sorry. Ang